Hello, mga kapigmate, good morning na naman sa inyo. Kasi kaya tayo biglang napag-vlog na naman ngayon. Ito po yung vlog natin na tanong ng ating mga viewer sa comment section po ng ating YouTube channel. May nagtatanong po sa atin kung kailan daw po talaga nagwawalay ng biik simula pagkaanak ng inahin. Yun po ang sasagutin natin. Kailan nga po ba? Sa pagwawalay, mga kapigmate, yan po ay depende po yan sa may-ari. Sa pagwawalay po. Kunwari, kung sarili nyong pong aalagaan, pwede nyo pong gawin na, sabihin natin na 30 days simula pagkawalay, ibig sabihin 1 buwan po, mga kapigmate. Meron din po nagwawalay, nakagaya ko kung magwalay, ay sabihin natin nagwawalay ako ng 28 days. Kaya po 28 days po ang walay ko, mga kapigmate, ang dahilan ko po doon para mapaglandi po agad ang aking inahin. Itong si Lucky yan. Pag ako po nagwawalay dito kay Lucky, laging 28 days. Pero sa susunod, susubukan ko mas mababa pa. Itingnan ko kung kakayanin natin magwalay ng 26 days, mga kapigmate. Yun po ang sinasabi ko. Ang pagwawalay po ay depende po sa inyo. Tapos, halimbawa naman po, kung ang gusto nyo po ay ang mga anak ng baboy nyo o inahin nyo, ay gusto nyo pong iwalay sa inahin na talagang malalakas, malalaki na. Yung iba po kasi nagwawalay po ng 45 days, mga kapigmate. Yun po ang dahilan nila para malulusog at malalaki na yung mga biik pag winalay. Yun po, mga kapigmate, ang mga dahilan na. Yun naman po, may mga negative effect din naman po yung kagaya ng pagwalay ng mas maaga, mga kapigmate. Ang pagwawalay po ng maaga, mga kapigmate, lalo na kung ang mga baboy nyo o mga biik nyo hindi nyo nasanay kumain, o sabihin natin hindi sanay sila na wala yung ina nila, hindi nyo sinasanay. Ang problema naman po doon yung pagiging pagbagal ng paglaki ng mga biik kasi may stress po sila. Kaya kailangan biik pa lang, sabi days pa lang ang bilang, mga kapigmate, sinasanay niyo na pakainin, yung ganon, yung sinasanay niyo kumain, yung magagawa nila ng biik ng lahat na wala yung ina. Yun po. Tapos kung magwalay naman po kayo, mga kapigmate, ng 45 days. Kasi mayroon din po talaga nagwawalay ng 45 days. Ang dahilan nila noon, yung iba pambenta or kaya naman gusto nila talaga malalaki at malulusog na yung mga biik, kaya inaabot ng 45 days. Doon naman sa pagwawalay ng ganun, mga kapigmate, ang problema naman doon, mga kapigmate, hindi po sa mga biik kasi may iwawalay nyo nga mga biik natin na malalakas, maliliksi, malalakas na kumain. O sabihin natin, iba kasi hindi nagpapakain ng ayos, baka 45 days kung hindi nila sinasanay ng mabuti, baka hindi pa yung marunong kumain. Pero sa 45 days, mga kapigmate, kung saan yung naghahanap ng pagkain. Ang problema doon, mga kapigmate, ay itong inahin natin. Sabihin natin na nanganak siya. Tapos, simula pagkaanak hanggang 45 days, magkasama yung mga biik saka sa inahin. Alam nyo ba, mga kapigmate, ang mga biik habang lumalaki, dumadami rin po ang kailangang gatas niyan. Kaya ang inahin po natin, mga kapigmate, pag dinedidehan sila ng ganong katagal, ang inahin po natin mangangayayat or papayat, malalaspag. Yun po ang side effect niyan, mga kapigmate. Hindi lang po malalaspag o hindi lang mangangayayat ang inahin nyo, ha. Baka po hindi pa po siya maglandi agad pagkawalay nyo. Baka tumagal pa kasi ang inahin nyo payat. Kasi kung magpakain, kahit magpakain kayo ng marami doon, kung maraming dumedede, mga kapigmate, pwede yun yung pagpapakain din pala ng marami, papakainin nyo ng marami yung baboy na inahin nyo para hindi siya mangayayat kung 45 days kayo magwawalay. Pero hanggat maari, mga kapigmate, kung ng 45 days, pag-isipan nyo, kasi yun na nga ang magiging side effect o sabihin natin magiging pangit sa 45 days na walay ay ang matatamaan ng husto ay ang ating inahin. So hanggang doon na lang ang vlog natin, mga kapigmate. Sinagot ko lang yung vlog ni ate. Pinaliwanag ko lang sa inyo, ate, kung kailan talaga nagwawala. Yun po ay depende sa inyo. Sinabi ko na rin po ang dahilan kung bakit. Sana po nasagot po kayo ng, nasagot ko po yung tanong nyo ng tama. Pero kung may panibago kayong tanong, comment nyo lang, mga kapigmate or kapigmate ma'am. Comment nyo lang po, tas sasagutin po natin yan. At marami pa po tayong sasagutin ngayong araw na to.